I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, good morning mga Brainsies at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video natin ngayon, update tayo sa baha dito po sa amin sa Apalit. So magmula po dito sa amin sa barangay po namin hanggang sa makarating tayo ng Apalit, titignan po natin kung hanggang saan po yung baha at saka gaano po kalalim yung tubig. Ayan. So tara po, sabay-sabay po natin tignan at malaman po natin kung ano na. Pero sa ngayon po talaga naulan pa. Naulan pa po ngayon. Ayan. Shoutout nga pala kay Kuya Eddie. Yan. Kuya Eddie, salamat sa pagpapanood mo ng mga video ko. Ayan. Thank you po sa suporta. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Ayan. Bigyan ka ng mahabang buhay. Okay, Kuya Eddie, salamat po ah. Tara Kuya Eddie, tignan natin kung saan ba ang baha at saka kung gano'ng kalalim na yung baha. Ano nga pala? Papaalala ko lang sa mga kapwa ko driver at riders, kung kayo po ay nakalusong na sa baha, ang suggest ko lang po, huwag kayong tututok. Unang-una, huwag po kayong tututok. Pangalawa, pagka nakapagpatag na po, wala na po tubig, kumbaga yung dinadaanan mo, kasi basa po ang preno. So, ibig sabihin, pagbasa ang preno, madulas, hindi kakapit agad. Yeah, most big, kailangan medyo alalay ang takbo. Tapos, medyo kung nakatricycle ka, yung foot brake mo at saka yung hand brake mo, medyo pisilin mo lang ng konti. Para lang matuyo, mawala yung tubig, kumbaga. Para po kumapit yung preno. Kung kayo naman po yung nakakotse, ganun din po. Yung foot brake po ninyo, medyo tapakan nyo ng konti. Para lang matanggal yung tubig na nakapasok doon sa brake brown. Ayan, para yung kanyang brake pads, pag nagpreno kayo, kumapit ng konti. Ayan. Ingat lang po tayo kasi madulas, lalo na ngayon, nag-uulan pa rin. Kaya, ayun lang. Tara, tingnan na po natin kung ano na ba ang tsura ng kalsada ng Apalit. Thank you.
Doble ingat po tayo ngayon mga bruensis dahil ayan, kagaya niya, no? Baha, madulas ang daan, walang preno ang sasakyan. Sigurado po pagka nabasa po yan, wala talagang preno yan. Nandito na po tayo sa Sitio Paligi, Barangay Colgante. Dito po may mga portion na malalim, mababaw. And kung mapapansin po ninyo, makikita po ninyo yung guwit na puti sa daan. Nasa gitna po. Ayan. Hindi na po ako muna tataya ng loto. Baha, ayan. Tignan niyo po sa kanan. Baha yung lutoan. Saka naulan po eh. Sayang lang yung ticket kung mababasa. Dumiretso na po kami. Nagbago kagad ang isip po. Ayan. Dito po mababaw. Ayan. Mapapansin po ninyo yung guwit sa gitna. Tapos po, yan yung 5J Custom sa kanan, yung shop ni Jerry Quahe, baha po yung harap, kaya nakasara. Yan, yung pong Raptors, eh, nakasara din po yung gasolina na Raptors, kasi baha din po. Yan po sana kami magpapagas kanina, napapunta po kami ng Apalit. Sarado kaya doon po sa kabilang branch nila doon po kami nag pagasolina sa may Santiago po. Palalim na po ang tubig dito, magmula po dito palalim hanggang doon sa ano po kanto po ng sentro 2. Grabe po ang tubig dito ngayon. Kaya wag po kayong tututok sa sinusundan po ninyong sasakyan. Magbigay po kayo ng distansya. Ang purpose po noon ay kung sakaling biglang uminto po yung nasa harap po natin, makakaiwas po agad tayo. Hindi po tayo ihinto. Kasi pag uminto tayo, may tendency pong mamatay yung makina. Kung nakalubog po yung tambutso ng motor natin, pwede mong pasukan ng tubig yan diretso hanggang makina. Ayan, napakalalim po ng tubig, oh. Tignan po ninyo. Kaya po, kung kayo po nababad po sa tubig, pag-uwi po ninyo ng bahay, mag-ganlaw po kayo, sabunin niyo po yung inyong mga paa para po hindi kayo magkaalip po nga. Grabe ang tubig, ang taas. Yan, ngayon lang ulit nagbaha ng ganito kagrabe. Nasa ilalim po tayo ngayon ng state of calamity, ang buong Pampanga po, ang buong lalawigan po ng Pampanga. Inannounce po yan ni Governor Del La Pineda dahil sa rekomendasyon po ng mga LGU po ng disaster. Disaster po yata yun. Yan. Huwag lang po sana mamatay ang mga makina namin. Napahinto po kami. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro may kasalubong na malaking, malaking sasakyan. Kaya huminto po tayo. Buti na lang po pinataasan ni Mayor ang daan sa Apalit. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away.
life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Sa studio na nga, marami napakalalim mo lalo dito ng tubig. Dito po yung portion na malalim dito sa amin sa Danga. Hanggang doon po yan. Ito, grabe po. Dito. Ang tubig po na to, eh, hanggang doon sa pagkalampas po ng bahay nila parang big time. Daddy, parang dula. Nakikita nyo naman po yung nasa harap po. Yung nasa harap natin tricycle. Kung gansan yung tubig. Naandar pa po yan. Lalo na pagka hindi po naandar yan. Makikita po ninyo talaga yung lalim ng tubig. Dito po kami nabili na walang primaring kuling dahil yan nasa kaliwa. Nakatayo si pare. Tapos ayan, so far, yan yung eksena, mababaw na po dito. Mababaw na po dito yung tubig hanggang sa makalampas po tayo doon sa bahay ni parang Eden Big Time. Parang Eden Dula. Ayan. Actually, ganyan lang yung tubig. Pero alam nyo ho, hindi naman umaapot dati rito yung tubig kung by binabaha po dito sa amin sa Danga, yung malalim na portion na dinaanan po natin. Dito sa lugar na to, eh, hindi naman binabaha talaga to eh. Ngayon na lang ulit dahil nga sa ilang linggo nung umuulan, namimigay ng relief sila Kapitan Dennis Gansenya. Ayan, big salute pare. Ayun, ayos na. Katatapos lang pong maligo. Kasi nabasa kami ng ulan, tapos at lumusong kami sa baha. So, kailangan pagdating namin dito sa bahay, yun, naligo kagad kami ng misis. Bali na, unos yung maligo, tapos yung maligo ko naman. Ayun, tapos, papasalamat ako sa aking mga kapatid dyan sa Japan. Si Maria Uno, si Ate Sara. Doon sa pera na bidigay niyo para pambili namin ng pagkain ngayon. Napakalaking tulong po noon. Salamat mga tol. Ayan.
po yan pa. Nalakay na Panginoon ng maraming biyaya, maraming blessing para ma-share niyo yung mga blessing ninyo sa amin. Ayan, salamat, salamat sa inyong dalawa. Tapos, salamat din po kay Ninang Beng doon sa relief na binigay niya, yung bigas. Ayan, meron akong short video dyan. Tapos po sa mga ako yan, happy anniversary po, Colgate chapter, yan, Alpha Caparo. Yan, long live po sa inyo, long live. Yan. Tapos po, maraming salamat doon sa binigay ninyong relief. Bigas at saka dilata at noodles. Yan. Salamat Alpha Caparo, happy anniversary sa inyo. Colgate chapter po. Tapos po, salamat po kay aming gobernador na si Delta Pineda at ang aming vice governor si Nanay Pineda po. Maraming salamat po sa binigay po ninyo na relief. Yan, salamat kay Mayor Vincitanco, sa aming vice mayor, Sangguniang Bayan ng Apalit, sa aming kapitan. Ayan, pare, kahit na umuulan, nag-host ka para ipamigay mo yung mga relief sa bawat bahay-bahay. Ayan, big salut sa'yo, pare. Long live sa'yo. Ayan, at saka sa mga kagawa at tanod na kasama mo. Ayan, si Ate Tora, shout out sa'yo. Ayan. Diyan siya ka na. Dumaan kayo, nandito ako sa loob, naglalaga ako ng daw ng bayabas para doon sa akin anak. Ngayon, ginahuyo ko para sa inyo. Di ba? Ayan. Tapos, saan pa ba? Ayun, dito ko na po natapusin yung aking video. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana po masuportahan niyo po yung aking YouTube channel, NF ako official. Paki-subscribe po at ayan, papaalala lang ko lang po, isang paalala lang po sa mga katulad kong driver at sa mga kapatid at riders diyan. Mag-ingat po kayo ngayong panahon ng baha at madulas ang daan dahil nag-uulan. Tapos po, kung kayo po ay naka tricycle o single, pagka lumusog po kayo sa baha, medyo dinistansya po kayo sa sinusundan ninyo. At saka kasi wala pong preno yan. Sa totoo lang, wala pong preno yan. May naho preno nga. Pag nabasa ang preno ng sasakyan, may naho yan. Kaya mag-iingat po kayo. Yung po pagka lapas sa baha, wala pa rin preno yan. Ang gagawin nyo lang po, medyo kung yung foot brake, medyo huwag nyo lang pagkasabay yung handbrake at foot brake. Patuyuin nyo lang muna, tapakan mo lang ng konti, yung tansyay mo lang siya para yung tubig doon sa brake pads o brake brown mawala po. Tapos po sa ganun din sa handbrake, katapos mong mapatuyo yung sa foot brake o handbrake naman. Sa mga four wheels ganun din po. Ano po, pag kami nakakasalubong po kayo sa baha, nakakasalubong kayo, four wheels naman kayo, hindi naman kayo papasukan ng tubig, medyo mag-minor naman po kayo kung ang makakasalubong po ninyo yung mga tricycle. Ano po, at saka yung mga single, pwede yung tumawag kasi yan. O pwede mabasa ang makina, spark plug niyan. Mamatay po yan, nape-pervisip po yung ating kapwa driver, kapwa riders po. Ano po, ayan, ingat-ingat na po. Okay. So, muli, maraming salamat sa mga kapatid ng FW. Sa mga po kayo na panggang mo doon naroon, lagi po kayo mag-iingat. Shout out. Thank you. God bless po sa mga... dito ko lang po natapos yung ating video. Maraming salamat po sa mga kapatid ng FW. Sa mga po kayo na panggang mo doon naroon, lagi po kayo mag-iingat. God bless po.